guys, welcome back to my channel. Ang inyo po bang pitaka ay lagi na lamang ubos ng laman? At gusto nyo po ba na ito po ay mamutos-mutos ng laman, yung tipo ba na magpapalit ka ng malaki-laking pitaka or isang pouch na ang inyong lalagyan ng pera dahil nga po sa hindi na magkasya ang inyong pera sa inyong pitaka, nakagay na naganap nga po sa akin dahil ang dami kong ritual na ginawa po dito, kung kaya't ito ay ang daming perang hinatak po nito sa akin. Ngayon, gusto nyo po ba na magkaganyan? Alam nyo po ba, ito muna eh, kumbaga riritualan muna natin ang pitaka bago natin lalagyan ng pampaswerte para walang humpay ang daloy ng pera po nito, para siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang inyo pong makakamtan. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Bago ko po simulan, kagaya na lagi ko pong binabanggit sa inyo, kailangan positive po tayo at kayo po ay walang hinanakit sa inyong kalooban, kayo po ay dapat ay marunong magpatawad para sa ikauunlad po natin. At think positive lamang po at lahat ng ating iisipin ng mga magaganda, yan po ay matutupad. Yung man tipo na kung anong gusto ninyong mangyari sa inyong buhay, yun ang lagi niyong iisipin, yun ang lagi niyong ibubukas sa inyong bibig para yan po ang maganap, huwag po yung pangit. Ngayon, ano po ang dapat nating gawin para po tayo ay umasenso or mabago ang takbo ng ating pamumuhay? Simple lamang. Ganito po. Unang proseso, kasi ang gumagamit tayo ay kanan. Di ba, may kanan at kaliwa na tinatawag. Ang sinasabi nilang sa kanan ay sa kabutihan. Kaya maraming proseso tayong pagdadaanan. At sa kaliwa naman, yan yung mga mabilisan. Halimbawa, kung ikaw eh ayaw mo na magpapakahirap, ikaw eh magnineno, kung ano mga gagawin mo ng mga negative para sa mga easy money. At ito pong kasi sa atin ay para sa kabutihan, kaya maraming proseso. Dito po tayo, kung halimbawa nagkaroon nga kayo ng easy money, ano naman ang maaaring maganap sa inyo sa kabilang buhay? Ay di negative, di ba? Maaaring matutuwa sa inyo yung mga nag-iingganyo na nasa baba. Dito tayo sa itaas, para kahit tayo ay dumadaan sa mga proseso, bago po tayo magtagumpay, at least maganda naman at tayo po eh mag-aakyat sa langit at may umaakay ng mga anghel. At doon tayo sa, kumbaga eh, mas maganda doon kaysa dito sa baba. Kaya koko po sa inyo ay dito tayo. Kaya lang, susunod kayo sa mga proseso. Marunong magpatawad, walang hinanakit sa inyong kalooban, think positive lamang po tayo. Ngayon, maaaring noong 2019, ay ang inyong pitaka ay may kaakibat na kamalasan. Kailangan, magpalit po muna kayo ng pitaka kahit yung mga mumurahin lamang. Kung ang pitaka niyong gamit ngayon ay lagi na lamang ubos ng laman, at, pero kung wala naman kayong kakayahan na bumili ng pitaka, okay naman din. Ritualan na lamang natin. Kumbaga, alisin niyo po muna lahat ang laman, ipagpag, at kumuha po kayo ng daw ng laurel ng mga durug-durug, at dito po sa sinag ng araw, sa may umaga, sa may silangan, hayaan po muna natin na kumbaga, kumuha kayo ng plato, ilagay niyo dito yung ating pitaka, tapos budbudan niyo ito ng daw ng laurel na durug. Hayaan niyo muna na ma-energize siya at kapitan ng swerte. At kapag okay na po siya, aba, di manahin na po tayo. Humarap tayo sa may silangan. At tapos, ano po mga kailangan natin? Simple lamang ating mga kailangan. Yung lagi-lagi natin ginagamit sa pang-araw-araw, yan po ay ang dahon ng laurel. Ayan, dahon ng laurel. Ito pong dahon ng laurel na ang aking gagamitin ay may bunga pa. Di ba, nakakatuwa naman. Ayan po yan, oh, dalawang piraso na dahon ng laurel. At pagkatapos ay ganun din po ang ating kapangyarihan ng asin. At syempre, ang walang humpay ng bigas. Kasi ang bigas po ay kasaganahan. Ayan, napakadami ko po dito mga rituals sa aking baba. Ayan. At syempre, samahan na rin po natin ito ng konting piso. Ito po, kahit piso na lang. Nasasabihin ko sana, kaya lang, ito na lang po, piso. Ganun din naman po yun. Ayan, dumikit ang bakal dito, yun. Ayan, piso. At syempre, mas mainam po kung meron po kayong maliit na magnet. Kasi yung magnet po natin ay makakapag-akit po yun ng maraming swerte. Talagang makakahatak po yun ng maraming pera. Alam niyo po ba kung
kung saan kayo kukuha ng maliit na magnet, kasi gagawa tayo ng pouch na ganito, ng isang maliit na unton, tapos may magnet siya na maliit yung bracelet. Pumunta po kayo sa may palengke, sa may malapit sa simbahan. Marami po doon nagtitinda ng mga, kasi doon ako bumili, dito sa amin sa Binyan, meron po mga nagtitinda ng kandila. May pwesto po sila, tapos may mga nagtitinda sila ng mga iba't ibang bracelet. May mga magnetic po doon, napakadami, 10 piso, 15, ayun, mura lamang. Ang gawin po natin ay guntingin po natin siya at yung ilang buti lamang ating kailangan. Yan, ito po, isang buti lamang ating kailangan. At pagkatapos, ilagay po natin siya dito. Ayan, o. Na ano agad, o, magnet. Ayan, o, dito na. At pagkatapos, ilagay natin ang ilang butil ng bigas. Habang nakabilad ang ating pitaka, yung ating gagamitin pitaka, ay doon natin siya ilalagay. Ngayon, ganito po ating gagawin. Kumuha po tayo ng, ito po, kukunin ko itong mismong bunga ng daon ng bulaklak ng laurel. Ngayon, isa lamang ang kailangan. Sayang, isa lamang ay enough na. At pagkatapos po niyan, ay kumuha po kayo, ayan. Sa may silangan po ang harap natin. Ngayon, ganyan po inyong gagawin. Tapos, ito yung ating daon ng laurel. We wish po tayo. Kahilingan na walang gamit ng sana. Direct to the point na kasi gumagawa tayo ng sarili natin, Jimmy. Kahilingan na magtagumpay tayo sa ating buhay, magkaroon tayo ng maraming pera, walang humpay ang daloy ng swerte sa atin. At tayo po ay magtatagumpay, yayaman at magtatagumpay ngayon 2020. Siksikliglig at umaapaw na biyaya ang magkakaroon tayo sa atin po mga pitaka. Think positive at ito po ay matutupad. At pagkatapos po niyan, hilingin nyo ang gusto nyong maganap noong 2020 na magkaroon ng, halimbawa, mansyon na bahay, luxury cars, magagarang sasakyan, at lahat ng mga pangarap ay matutupad. At pagkatapos, ilayo sa anumang kapahamakan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Ayan, tapos lagay niyo po dyan. Yan na po yun. Lagay natin siya sa pinakailalim. Wala naman po ano dito kay ano, sino pong mauna. Okay po yan, basta importante ay kompleto ang sangkap. Kailangan, teka po ha, kailangan ng pagbabalot nito ay hindi siya bulky. Kasi sa kagaya ko, napakadami kong pampaswerte sa aking pong pitaka. Kaya, kailangan maliit lamang siya. Yan. Tapos, tatahiin niyo po. Yan. Tapos, habang tinatahin nyo po to, magwi-wish po kayo na magkaroon kayo ng maraming pera. Yan. Kanya, ganito. Pagkalooban mo ko ng maraming pera at ang aking pitaka at ganun din ang aking bag, ganun ang aking blusa, ay hindi mauubusan ng laman at ako ay magkakaroon ng maraming pera. At lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Magtatagumpay ngayon 2020. Magtatagumpay ako, magtatagumpay tayong lahat mga bossing ko ngayon 2020. At lahat ng mga pangarap natin ay matutupad. Think positive. At pagkatapos, yung inyo pong binilad sa arawan, kunin nyo na ito. Tapos, isa-isa nyong ibalik yung mga gamit po ninyo. At pagkatapos, ay pinakahuli ito. Tapos, habang inilagay nyo po ito, sabihin nyo po dito na magkakaroon ka ng maraming pera. Pagkalooban mo ang aking pitaka, or ang aking bag, or ang aking bulsa na limpak-limpak na salapi. Mamutos-mutos ng laman at siksikliglig at umaapaw na biyaya ang ipagkaloob mo sa akin. Yan. Think positive at yan po ay matutupad. Magkakaroon ka ng maraming pera. Kailangan, positibo tayo sa buhay. Mag-isip kung ano mga iba pang mga mararakit. Kung halimbawa kayo man may mga pagsubok na pinagdadaanan,
Isipan nyo ng magandang dahilan kung bakit ito ay nagaganap. Tatagal lang ng kalooban po yan, ang kailangan po natin. Yan. Tapos, yan, lagyan nyo lamang po ito sa inyo pong pitaka at maobserbahan nyo naman na ang laki ng pagbabago. Parang ang gaan ng daloy ng swerte. Yung dati-dati hikahos, ultimong makain ay wala. Mapapansin nyo po na meron kayong pagkain, tapos may lamang pa inyong pitaka. At the same time, ay makakaipon pa po kayo na ibang-iba noong wala kayong ganito kesa nung kayo po ay nagkaroon na ng ganito sa inyo pong pitaka. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!